lahat pa kayo inakapagkilala sa akin. At sana tingnan mo ako, kilala ko kayo lahat. Si Esa, si Ginny, si Jana, si Pamela, si Julia, si Kede, si Rafi, si Stephens, si Ray, Peter, Miguel, Johan, sis Johan. Ah, sir, Brad, hindi pa kilala. Ken. Okay, Ken. Brother James, Marks, si AG, Brother John, si si Juliana, si Joshua. Ibig sabihin po, pinakilala ko lang sa inyo na ako po hindi pa naman pumapalo ang memory. Kasi medyo may edad na po na. Nakikita naman po sa buho. Akin, ilang taon na po kayo? Hindi na po nagtitina kasi medyo ayaw na siguro. Nagkakaroon ako ng dito. Allergy. Ngayon po, testimony ko po tungkol sa akin na umpisa po ng bata ay Catholic po kami. Mother, father ko po Catholic. At sa naga po kami, Kamari Sir, Bigol, ano po. Okay naman ang ano namin doon, kaya lang talagang iba-iba po talaga ang Catholic sa dito sa atin. Discerning word about this church. Yeah, no? Sa pangalan pa lang, ibang-iba na po, ano? Kasi malalim na po ang ibig sabihin agad ninyo, discerning words. Palagay mo naman, alam niyo naman po ang ibig sabihin ng discerning. Kaya, sa pangalan pa lang po, ibang-iba na po talaga. Sa turo pa, lalo na. Ano po? Kasi Catholic po, okay, madami sila, pero yung nalalaman tungkol sa Panginoon, sa pananampalataya, walang-wala po. Kasi maliban sa sinamahan po nila ng maling katuruan, marami po talagang hindi nila tinuturo. Gaya lang muna ng kaligtasan, wala po sa kanila yun. Amen. Pag tinanong mo, naligtas ka na ba? O, ligtas ka ba? Sabi, buhay pa nga tayo eh, maliligtas na. Paano po yung doktrina ng gano'n? Ibig sabihin, hindi tinuturo sa kanila yung kaligtasan. Ibig sabihin, hihintayin pa nila ng mamatay para malaman nila. Kaya sabi ko po, kaya napakalaki ka mong problema yan. Kasi para tayo nagsusugal yan, nabubuhay tayo dito, nagsiservi tayo sa Panginoon, hindi natin alam na mapupunta pala tayo sa langit. Malalaman natin na sa langit tayo, pagpatay na. Tapos na, wala na tayong magagawa kung mapunta tayo sa impyerno. Wala na pala. Kaya sabi ko sa kanila, lalo yung sinusulubit ko, pagkakataon na po ito na maligtas po kayo. Eh, kami po, hindi kami araw-araw nandito. Baka susunod na linggo, ibang lugar naman ang pupuntahan namin. Eh, kawawa po kayo. Kaya nabibilitan sila. Ah, sige na nga po. Gusto rin palang maligtas, no? Eh, sino nga naman ayaw maligtas? Kaya, mga kapatid, huwag po tayong mahihiya na mag-share po, mag-sorluin. Ano po? Ngayon, gusto ko lang po sa sa inyo, yung ako po yung nagtrabaho po sa Saudi, no? Marami pong reliyon meron doon. At marami din po sa akin nag-convince, no? Sabi sa akin, Joe, tama ka naman sa amin. Asan po yung dito sa samahan namin, mga ano tayo, reliyon na, ano, Jehovah, gano'n. Ano po pagkakaiba nun sa Katoliko? Nakita mo naman sa amin, Jehovah. Pangalan na pangalan pa lang, ibang-iba na. Ganun po ba? Eh, sa doktrina, ano po pagkakaiba? Wala mo sa amin, pero parehas na siguro. Eh, parehas na pala eh. Sa kana ako pupunta dyan. Parehas lang pala eh. Jehovah lang pala pagkakaiba. Eh, sige. Dali na siguro ang pag-uwi niyo. Jehovah.
Pero yung doktrina, kung parehas lang, hindi na muna ako sa kalahat, ako. Eh, meron naman, yung sabi, dito ka na sa amin, yo. Tuwing linggo, punta tayo doon sa ano, measures kami minupuntahan. Ah, ang linggo pala doon, Biyernes. Ah, punta tayo doon. Ah, ano tayo? Worship tayo. Eh, doon eh, ano na eh. Kami mga member doon, eh, ligtas na kami. Uy, sabi ko, bago yun o. Oh, maganda yun. Ligtas na kami. Pero hindi sinabi sa akin na Baptist pala yun o kung ano. Basta sila daw, samahan ng mga ligtas. Sabi ko, ano. Pwede ba kung maligtas tayo na buhay pa? Iyan nga siguro ngayon ang inaano lang. Hindi ko lang na masyadong na specify kung anong religion. Kasi marami doon din na ano, sa Saudi na mga sekta-sekta rin na parang ano ba kasi bawal nga doon eh. Parang ginagapang-gapang lang yung mga miyembro. Patagulang talaga. Kasi bawal yun. Pati Bible, binabawal yun. Pero meron silang parang mga ano ha, mga boot sa city na libreng ano yung kukumbinsihin yung ano, kukumbert yung mga Katoliko, mga Christian, mga Pilipino, kukumbert nila sa Muslim. Siyempre, pag lumapit ka doon, pwede mo bang sa Muslim? Bibigyan ka agad ng mga pamphlets, marami silang ano, pero kung hindi ka mo nabibigyan, mga papel-papel lang. Sige ito, basahin mo na. Pag nagustuhan mo, humalik ka dito. Okay. Eh ako, hindi ako lumapit doon, pero akong nilapitan doon, visor-visor namin. Sabi niya, sabi ko, you read this, ha? And then, after 1 week, 2 weeks, you will come back. And, yeah, ano daw ako, parang, yeah, yung matawag doon. I-interviewin para kung gusto ko raw na lumipat sa Muslim. Pinasa-pasa ko nga po. Yun nga, yun nga lang kalagay ka agad doon na si Jesus daw ay prophet lang daw. Kaya sabi ko, malayo ko naman ito ah. Pero pinapinaliwanag nila na ang Christian daw, Christianism, Katoliko, ano, malapit daw sa Muslim, mga brother nga daw tayo. Pero sabi ko, saliw ko, brother, pero iba ang turo eh. Pero si Jesus daw ay prophet, isang talang sa Katoliko nga, tinuturo na na Diyos, Panginoon yun eh. Bakit sa kanila, prophet na? Iba-iba ibang turo nito, hindi ako, hindi pwede mong gano'n. Magiging ano, isa pa, pwede sa kanila eh, sabi niya, dito ka na sa amin, pero pwede ka mag-asawa ng apat. Ha? Sa apat, legal ba yun? Puro ka, basta kaya ko. Sabi ko, kaya pala pagka pumunta kami sa mga bahay ng Muslim, ang bahay nila, nakabakot yun, tapos eh, pasokan. Bahay yun, dalawa agad ang pasokan. Pagpasok mo dun, hiwalay yung lalaki sa babae. Tapos yung bahay nila, pagpasok mo, may iba-iba na naman na pintuan. Yung pala, yung mga asawa dun, yung kanya-kanya palang pintuan yun. Tapos eh, distributed pala ang araw ng lalaki. Ganon ha, sabi ko. Grabe naman pala itong Muslim na ito. Wala sa turo sa Katoliko ko rin itong gano'n. Parang adultery na ito. Ano mo kasi yun? Di ba? Gusto? Eh, hindi ko alam na gano'n pala ang gano'n ng Muslim. Hanggang apat. Eh, sa bagay, yung mga panahon nun, si Solomon, di ba? Kaantel. 1,000 bang ano niya? O, 700 ng ano, asawa niya, tapos si 300 yung concubine. Eh, pero sabi ko, eh, hindi naman ako interesado sa maraming asawa. Sabi ko, hindi ito ano. Kaya pag, sinama na ako sa loob ng Muslim. Sinama talaga ako. Isang ako, tutuwan-tuwan sila. Parang pinapakituwan sa kanila, ay sa akin na, ganito ka may magsamba. Sulim na sulim, walang babae, wala. Nakahiwala yung nasa likod. Meron din silang ano, kwarto doon. Tutuwan-tuwan sila. Ulit-ulit din mo na sinasabi. Tapos mayroon din gospel. Kaya lang hindi ko naman naiintindihan kasi siyempre dahil Arabic eh. Nagtapos din ako nun kasi kasama ko yung mga bisod-bisod ko eh na gusto nga akong isama. Tapos eto na, paglabas namin. Sabi ko, okay na. Okay din. Pero okay next. Ayaw din mo niya.
dating na isang linggo, tinaguan ko na. Sabi ko, hindi ako pipwede dito. Kaya yung mga ibang kasama ko, sabi, gusto. Yung pala, pinakakuhan sila ng ano, parang promotion. Imbis na sasama sila sa, kasi kami teknisya, imbis na sasama sila sa labas, nandun na lang sila sa opisina. What? Ano sila, sa aircon? Iniingit ako, good job. Kasi hindi ka kasi sumama sa amin. Okay na mo kami. May asawa na kami. Naka-airport pa kami. sa lumlog ko. Yeah. Papalit mo lang yun sa, ano, sa pananampalataya mo. Ganun. Hindi naman tayo magtatakal dito eh, sabi ko. No. Kaya wala. Hindi ako na-convince sa Muslim. Pero meron talaga mga kasabahan na ano, nagkaroon ng asawa doon. Pinagpalit na nila yung pananampalataya nila sa pagiging Kristyanismo. Pero sabi nga ng Muslim, sabi niya, sa lahat ng reliyon, ang Kristiyano, mga Kristiyano, kapatid daw ng Muslim. Hindi gara daw ng ibang reliyon, kamukha ng itong Buddhist, mga ibang reliyon. Sinasamba hayop. Kaya sabi nila, nakakatawa itong mga ito. Sabi ko, oo, nakakatawa nga po yun, pero yun talaga na pinag-case ka nila eh. Okay, kung nakakatawa yun, eh, hindi mo na ako pwedeng ano, sabihin ko na sumapit sa kanila dahil ba sa ang ibang ngayon, malayo daw, puro kalukuhan daw, ano, buti daw tayo, naniniwala sa isang Diyos, parehas daw ng Muslim. Kaya lang sabi ko, hindi nga parehas ang ano natin, ang Diyos natin, kasi sa kanila nga, wala lang anak eh. Paano? Ibang-iba, wala daw anak. Samantalang tayo, may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Trinity. Eh, hindi sila naniniwala sa Trinity. Kaya wala, hindi ako na-convince. Doon sa iba naman, eh, ganun, yayakag-yakag nila kung mag-Bible study, Bible study. Sumama ako nung mga ilang session, mga ilang linggo. Tapos nung huli, abay parang inaano nila na sasama ako sa bibigyan daw ako ng part-time pero sasama ako sa study nila. Pero sabi ko, palit na naman ng ano, kapalit naman ng pananampalataya, trabaho. Sabi ko, di ba rin, kahit na wala na lang akong part-time, huwag lang akong mag-ano sa aking pananampalataya. Yun. Pero natapos nga yung ano, kung trabaho ko sa Saudi, nang ilas ako doon, 12 years yata ako, sa awa ng Diyos, hindi man ako na-convert, hindi man ako nagpa-convert sa iba. Nakinig lang ako, pero hindi ako nagpa-convert kasi malayo talaga ang ano nila. Malayo ang pinumulong sa kanila. Parang pilitan, pag lumipat ka sa ibang reliyon, buhay ang palit mo. Kaya, wala. Ito. Parang pilitan pa, nakatali ka na doon, na pag umalis ka, buhay ang na-plan. Matala na dito sa atin, si Kristiyano, hindi mo, dahil mo na lumilipat-lipat. Walang ginagawa, hindi pinapatay. Ngayon, dito naman sa atin, sa Baptist, yung makatapos naman doon sa Saudi. Ayun, si Pastor, medyo inano na ako, nalang mga Baptist. Nalaman ko, Baptist na pala si Pastor. Pero di pa si Pastor noon. Kinukumpinsi niya ako na lalik, lumipat ka na sa amin kasi mali ang turo ng Katoliko. Binasag niya yung ano namin. Meron kami mga Diyos-Diyosan doon sa loob ng siyap. Binasag. Gulat talaga ako. Naawa ako sa misis ko. Dahil siya talagang bumili noon sa atin. Tawa sa misis. Pero walang magawa. Kasi pastor talaga nag-isili. Sirahin yung mga imahin. Binasag niya. Tapos pastor, mag-iisipan ko muna. Mag-aabal pa yata ako noon. Dinate niya ako pati pastor sa ano. Saan ba yun, Pastor? Flybox? Mahal ng kape doon. Masap-masap ka ni Pastor. Patagal lang kung masap-masap. Pero hindi ako nakumbili ni Pastor. Sabi ko, mag-isipan ko muna.
Pero nagbalik pa ako sa Abroton. Yun, naisip ko na. Okay po, paano kung ano, tama itong Baptist? Katoliko nga, Kristiyano, pero iba na mga nagturo. Ayun, eh pala, nang nakakap nakasal, di pala ako nun, pinagdadasal na pala nila ako. Pinagdadasal na nila ako na sana daw ay buwi na ako at bumalik na ako at lumipat na sa Baptist. Ayun, nung makabalik ako, sinama nga ako ni Pastor doon sa church nila at si Brother Cloudy ang nagano sa akin. Nag-share. Eh yun, okay naman mga tanong niya, mga sinasagot ko naman. Kung ano mong kahirap-hirap, ang problema, yun nga, yung sira na ako at sinabi na, ligtas ka na, kuya. Ligtas na ako, salamat sa Diyos naman, ligtas na ako. At nag-umpisa noon, hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, eh, hindi naman masama kasi maganang buhay sa akin. Wala, hindi na ako nag-iisip na, uy, bukas na po yung ano, pagkain namin, ako yung ulam. Ano kaya saan kaya pupunta para kumita? 1 minute. Wala na akong kumikita. Sa ngayon, wala na akong kumikita. Si pastor na lang ang inaano ko. Inaalalayan ko. Ha? Wala. Pero sa awa ng Diyos, hindi mo pinakapos. Ito nga si Diyos, mapalayang ano sa akin. Daddy, nag-umani ka naman. Si pastor, ay si Diyos, galit na sa akin. Nag-umani ka naman, daddy. At sabi ko, eh, pero natin, kailangan natin yun kasi wala na akong trabaho. O, paano? Araw-araw natin. Ano tayo? Independente tayo. Hindi naman tayo umaasa na kung kanino na ano. Ayun. Eh, pero ayun niya pa rin. Siyempre, malaki na siya. Sabi ko, kaya mo natin, sige. Kung hindi mo na kaya yung doctrine ako, pwede kayo mag-iwalay. Okay. Pero sa akin, mahal pa rin kita. Pero kung kaya mo na sa akin, wala akong magagawa. Ganun lang. Pero sa pagmamahal, nandiyan ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi ko nga sabi ni Brother John, mahirap pala, ay sabi ni AJ, mahirap pala mag-aral kung wala naman susuporta. Kaya tama talaga yun. Mag-ano ko yun. Pagsamantala nyo na may nagpapaaral sa inyo. Amen. And sabi nga ni Pastor, yung pag-aaral, ay kagustuhan din ng Panginoon yun. Amen. Kaya isa rin yun sa tagumpay yung mabubuwas. Ngayon, iyon lang ang huli kong masabi dito sa inyo. Dito talaga sa Baptist, iba talaga ang ano dito, ang atmosphere, no? Hindi ka mukha sa ibang reliyon, hindi kilala mo magkakapatiran, di ba? Hindi ka man lang makalapit ng kahit kaunting tulong, kahit na kaunting daing o ano, wala. Kakilala kayo sa mukha lang. Pagdating ng Linggo, kikita-kita kayo sa mukha, okay na, tapos na. Peace be with you. Tapos na, uya na. Eh dito, hindi, may fellowship pa tayo. Tapos pagkaganito may panahon tayo, nagkakaroon pa tayo ng fellowship. Talagang close tayo. Sabi nga ng pastor, kailangan mahalin natin ang isa't isa. Amen. Dahil lang doon, makita na tayo ay Baptist. Okay po? Amen. Ngayon, mahal pa natin ang isa't isa? Amen. Ha? Sa palagay nyo. Mahal natin ang isa't isa natin? Natin? Amen. Nagsasama lang naman tayo pagka mayroon tayong panahon. Nagpipilisip tayo. At ayaw nating may maiiwan. Ha? Kaso ang iba, hindi pinapayagan. Ano naman, hindi mo natin pipilitin. Ha? Pagka ganun. Kasi magulang ng kalaban natin. Ha? Okay? Iyan lang po ang masabi ko sa inyo. Amen. Okay. Salamat po.